ano la? Yung martial law? Oh. Ano? Takot, papatayin sila talaga kaagad ng mga pulis. Masaya ka. Ha? Masaya ka nung martial law? Kami tahimik na mamamaya, nandito, tahimik, masaya kami, wala kami kinatatakutan na huliin kami, ano yung kami. Bakit? Hindi naman kami nagsasalita kontra sa gobyerno. Kasi tuwang-tuwa nga kami na nag-martial law. Tahimik ang bayan. So yung mga nagre-reklamo ngayon sa TV, sila yung mga ayaw sa gobyerno noon? Oo, ayaw. Galit na galit sila kay Marcos noon. Bakit? Ayaw ko sa mga ayupak na mga militante nga eh. Hmm. Kahit noon pa may, ayan, mga Aquino, kalaban ng mga Marcos yan noon pa. Eh, ano lang masasabi mo dun sa ano? Anong reaction mo dun sa mga ayaw sa Marcelo noon? Ayaw yung siya, mga pinatay daw, ganyan. Oo, siyempre, pinatay sila, mga rebelde sila eh. Tsaka mga kriminal, mga may record naman na rin yung mga pinatay, hindi naman basta pinapatay. Basta may record niya, limbawa, nahuli na nakaalpas ulit, na gumawa ulit na kanil. Hindi na wala ng patawag, binabaril na yun, pinapatay na yun. Tapos yung mga masasamang loob na, limbawa, mga magnanakaw, sinasalvage yun. Patay. Kayo, anong ginagawa niyo dito? Wala, basta namumuhay kami, nag-aaral, nagsisimba, namamalingke. Tahimik ka. Wala, lahat kami dito halos sa tala. Tuwa-tuwa sa Marcelo, tayo tahimik. Pumunta nga dito si Imelda Marcos eh. Anong ginawa niyo? Bago mag-Marcelo, pumunta dito. Parang mga tao takbuan, parang mga kabayo nag-aano sa lupa. Takbuan nung dumating si Imelda, oh. Mga tao talaga takbuan, tumutunog yung kalsad, talagang nag-uuna, tumunta sa simbahan. Andun si Imelda. Eh kami, nasa simbahan, alam taong simbahan ako dati pa eh. Diba pati nga kayo, yaya ko sa simbahan na napakaliliit pa ninyo. Pero Lola, ano yung mga sinasabi nila ng martial law, yung mga nare-rape daw? Totoo ba yun? Mga rape? Nare-rape, nire-rape, mga gano'n. Kahit hanggang ngayon naman, ang dami nire-rape na mga ano eh. Mga kadugo pa nagre-rape. So Lola, yung martial law noon, hindi naman lahat masama? Oo, hindi lahat masama. Basta malinis ang pamumuhay mo, hindi ka nagdadakdak kontra kay Marcos, eh di, tahimik ang buhay niyo. Pero sabas talaga, nasubukan ko, takot na takot magsisalita ang mga tao eh. Panatingin nila kung may mga pulis, mga sundalo. Mga sundalo nakapaligid eh. Takot magsalita. Eh, ano Lola yung ano? Anong hindi mo makakalimutan ng martial law? Martial law? Noon. Yung mga hayop ng mga militante na binastos nila yung Malacanang. Anong ginawa? Doon ako nagalit. Yung retrato ng Marcos, panagkukuha, inakampas. Sinisira, yung mga gamit ng sa Malacanang, pinagnanakaw din nila. Oh. Ilang taong ka nun na nung martial law? Line of three nga ako eh. 72 nga eh. 30s, mga ganun. Teka, ulitin ko, 39, 49, 59, 69, 70, 71, 72. Eh di, 33 lang ako noon. 33. May anak ka na noon? Oo. Hmm. Anak, oo. Mama mo wala pa. Dahil 75 siya eh. Hmm. Nandiyan na sila Mario Manuel May. Maliliit pa. 33 lang pala ako noong martial law. Batang-bata ka pa. Bata pa ako. Hanggang ngayon naman, Leo. Tignan mo, naka-sleeveless ka nga. Bawal kaya yan lang nung martial law? Ha? Bawal kaya yan nung martial law? Wala, oh. Nung ganyan damit? Wala. At saka yung mga sabi nila, yung matatanda na humihingi ng pensyon. Well, sila lang yun nag... Mga iba ang pumatay sa kanila. Dadailan nila si Marcos, mga sundalo ni Marcos. So naniniwala ka lang na bayani si Marcos? Para sa akin, bayani siya. Alam mo, ang improvement ng Maynila dahil kay Marcos. Yung mga tulay na yan, pag-ganon-ganon. Yung galing sa probinsya sa Laguna, yung highway niya napakahaba, kay Marcos yun. Mga improvements na puro sementado, lalo na sa Makati, yung mga ganon-ganon mga tulay doon, mga kalsada, kay Marcos yun. Oh.
Babay ka na na. Ano ba yan? Binibidyo ka. Karantado!